pangarap namin kasi nung bata kami, lagi namin sinasabi sa isa't isa na darating yung panahon na magpapakasalan natin, kasama na kami habang buhay, na magiging alkanta na ako. Sobrang saya, parang nakaka-overwhelm na yung mga pangarap namin talagang natupad na. Actually, hindi ko alam ang feeling na may parang saya at kabay. Yung expected na, ato sa ganun moment na iyakasal ako sa bahay mahal ko. Ayun, masaya. Naiiyak na. We celebrate God's love today. And this love is to be witnessed to by your friends, by your relatives, by your loved ones, professing and avowing their love to each other. First love po kasi talaga siya. Naging kami is 13 years old ako, 16 years old siya. Isang dekada na rin, nung nagkakilala kami. Kaso hindi na rin nagkaroon ng personal meet-up. Dumating yung point na bigla na lang kami nawala ng community. Kaya yun, naghiwalay kami. Yung time na naghiwalay kami noon, tuloy-tuloy pa rin yung communication namin. Parang iba pa rin yung sumama. Nakapagpulit kami dahil sa booking sa private car. Then dumating yung point na yung pandemic na naging kami na. Doon ko naramdaman yung destiny. Hindi na siya binata. Mamaya may asawa na. Kaya kailangan maging responsable siya sa maliging pamilya niya. Touch your skin. Nakalupot lang kasi yung mami ko sa lola na. Sabi pa yung father ko, hindi nila naabutan. Kunting-kunti na lang eh, kunting-kunti na lang. Proud din ako sa lata ko, siya yung naging unang ilan sa. Sa inahaba-haba ng panahon, ito tayo. You're my first and last love. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinakilala ko ulit niya sa akin. At ngayon ako naniwala sa destiny. Dahil hindi ko akalain kung ano yung, kung sino yung first love ko, yun pala. Hinaharap kita sa altar, hindi dahil sa gusto natin. Hinaharap kita dahil sa mahal kita. Mahal mo. At ngayon, nagpapasalamat ako sa'yo. Kasi hindi dahil sa'yo, hindi nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Salamat at tumating ka at tinigil ka sa akin. Pinapangako ko rin na mamahalin kita akong buhay. Pangako.